Magandang hapon mga ka-backyard. Ayan, talagang medyo busy pa tayo ngayon pero madali ang vlog kasi kailangan na nating maglabas ng panibagong video para nga sa ating daily vlog tsaka dun sa ating pinaparapol. So ayan mga ka-backyard, meron ulit na parapol itong video na ito kaya abangan nyo yung itatanong ko mamaya. So mabilis ang usapan mga ka-backyard. Saan ba may mas malaking profit? Pag sinabing profit ay yung kitaan. So, saan ba ang mas magandang kitaan? Sa Molly ba or sa Guppy? So, napakagandang tanong niya kasi may nagtanong niyan sa akin before. So, nasagot ko naman at ngayon kumikita na siya sa pagbibreed. Ayan. So, sasagutin ko na ngayon. Unahin natin yung mga Molly. Sa Molly kasi ibang market niyan eh. Iba ang presyo, iba ang market, at iba yung pagbibreed. Hindi kagaya sa Guppy. So, sa Molly muna tayo. Sa Molly kasi kailangan nyo silang i-breed ng maramihan. So, hindi tinitignan dito yung quality kasi ang Molly, iisa lang naman ang itsura niya pag nag-breed. Yung kulay niya, iisa lang. Kaya yung presyo ng Molly ay standard. So, sa pet shop, pwede mo siya mabili ng 10 to 15 ang isa. Sa mga breeders naman, pagka maramihan, wholesale, pwede mo mabili ng 3 pesos to 5 pesos. So, iba yung market niya. Kaya ako nasabi iba yung market kasi yung market niya pang maramihan. Kung gusto mong gawing negosyo ang Molly, kailangan marami yung mabibreed mo. Kasi kung paunti-unti, hindi ka gaya sa Guppy, paunti-unti. Kung paunti-unti ka sa Molly, mahihirapan kang kumita ng maganda. Kasi nga ang market ng Molly ay kailangan maramihan ng pagbibreed mo. Gaya nung kakilala ko na isang subscriber na ngayon, naging successful siya sa Molly kasi yung target market niya pang maramihan. So wholesaler siya. Kaya nag-boom ngayon yung business niya. Nakapagtayo na siya ng pet shop. Sa Guppy naman tayo. Ayan, marami sa inyo naghihintay ng sa Guppy. Siyempre, maganda ang kitaan sa Guppy compare sa Molly. Kasi ang Guppy pwedeng ilaban sa show. Ayan, pagka nakabili ka ng mga quality ng mga Guppy, tas na-breed mo, yung mga buyer mo is yung usually yung mga sumasali sa show. Naghahanap ng magagandang quality. Yung mga walang time mag-groom. Ayan, bumibili na lang sila ng konting groom na lang, pwede nang isali sa show. So, magaganda yung presyo nun. Kaya kahit na backyard ka lang, kahit na maliit lang yung space mo, ay kaya mong kumita na maganda sa Guppy. Kasi maganda yung presyoan sa Guppy. Tsaka lalo na yung mga bagong strain. Yung mga import line pa. Yan, pagka na-breed mo yan, maganda yung kikitain mo kasi maganda yung presyo nila. So, gaya na sinabi ko kanina, unlike sa Molly, yung mga Molly may standard price. Kasi walang, hindi binabasihan yung itsura. Kulay lang ang nagkakatalo sa presyo. Pero hindi kagaya sa Guppy na iba yung presyo. Pero mas mataas yung presyo compare sa mga Molly. Sa Guppy, pwede mo makuha ng 25 pesos ang wholesale. Ayan, biruin mo sa Molly. Ayan, nangangawit ako, pasensya na. Ayan, sa Molly, 3 to 5 pesos lang isa. Sa Guppy, 25 ang wholesale. Then, pinakamahal na mabibili mo sa Guppy. Pagkakalam ko, may nagbebenta pa ngayon ng 1K ang tryo. Imagine nyo yun sa Molly, mabibili mo ng retail ng 10 to 15 pesos. Yung Guppy, 1K ang tryo. Kaya kayo na mag-decide kung saan ba mas magandang kitaan. So, pwede nyo laruin. Pwede kayo mag-Molly, pwede kayo mag-Guppy. So, depende yan sa inyo kung anong pipiliin nyo para magkaroon ng profit ang inyong negosyo. And by the way, mga ka-backyard, mapapansin nyo, may nag-request sa akin ng sa manukan. Medyo negative talaga ako ngayon sa manukan kasi nga nag-uulan na. So, hindi ko na paghandaan yung paano alagaan sila tuwing rainy season. So, napakarami kasi nila dati na umabot ng 50 yung mga breeders ko rito na mga native chicken, mga heritage, mga imported chicken. Natakot ako, baka bigla magkanda matayan, kaya ang ginawa ko, binenta ko muna, pahinga muna ako sa manok. Nagtira lang ako yung pabo. Ayan, sa pabo meron akong isang tandang, tatlong inahin. So yan lang ititira ko. Pero yung ibang mga manok, aya, binibenta ko na rin. Halos sa ipu-pull out ko lahat ng manok. Kasi nga, hindi pa ako ganun ka-expert sa pagmamanok. Kaya mahirap siyang sugalan. Kasi nga, pagka namatayan ka, syempre, lost profit na yon para sa'yo. So yun, mga ka-backyard, yun yung status ng manuka natin ngayon. So ayan mga ka-backyard, ito na hinihintay ng karamihan sa atin. So magbibigay ako ng tanong. Ang tanong ko, pinulot ko diba yung mga manok dito? Ano lang yung natira sa akin? At ilan sila? Ayan, so pwede nyo sagutin yan. So
Yung sagot nyo, pwedeng mahaba, pwedeng hindi mahaba. Basta't ma-trigger nyo yung tamang sagot ay okay na. Pero dito kasi, hindi ako tumitingin sa tama o mali. Mas nakikita ko yung pinakamalapit na comment. Baka ikaw na ang susunod na mapili natin. So yun mga kabackyard, maraming maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.